Sa dupay kapayapaan.
ikaw ang may-ari sa Tanang Pinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasawaan ang Tanang umihiraw sa San Sinubo. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pag-isaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pag-isikap na magkaroon ng makain ng lahat sa masaganang pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Saserdote nito ang nangyari. Nagdala siya sa pintong lungsod ng mga turong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, tinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kami tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang taligtan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. At manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Pinupusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila sa pagbigay sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ang pangalan ng may kapal, dapat na
dakilang karangalan. Hindi namin maangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika, dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, itong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumikha ng langit at sansinubog. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng ng lubusan sa lahat. Bakit sa amin lang?
bakit hindi para sa lahat? Tugon ni Jesus ay sabagat hindi lahat ay umiibig sa akin. Kasi kahit na sabihin ko, sabi ni Jesus, sasabihin ni Jesus o ipapakilala ni Jesus yung kanyang ipapahayag sa tao, ay kung hindi naman siya iniibig, kung siya'y tinatanggihan, hindi rin maunawaan ng tao na hindi umiibig kay Jesus. Sabagat kahit anong gawin niya, hindi niya maiintindihan. Bakit? Siya tumutubo sa panyaya na ipinahayag ng Diyos. At alam po naman natin, isa po sa biyaya ng pananampalataya, kaya din, free, usang loob, walang sapilitan. Ito po yung isang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Ang pananampalataya na hindi pwedeng ipilit. Kasi yung larawan na ibinigay ni Jesus niya rin, ang pag-ibig. Ang pag-ibig. At isa po ngayon, sa ipinagdiriwang natin ngayon, sa araw na ito, ang inyong santo ng inyong street, walang iba, kundi isa sa mga tao maliwanag na umibig sa Diyos. Isang isip, isang magsasaka, kanina, sabi isa sa parokya ay mayroon bang baryo rito sa San Pedro na may pangalang San Isidro? Mayroon mo ba? Wala kayong alam. Sabi naman doon, wala rin daw silang alam. Pero kasi yung kanina, nang galing ko kakaagin na sa binyan, maaga po ako ng misa sa pagkat. Sabi ko ay sigurado ma-traffic. At doon nabanggit ni Father Kutsi, yung pura parokya na Binyan daw dati ang isa lamang baryo. Kailang hindi ko na itanong anong baryo, kung yun may baryo ng San Pedro o baryo ng Santa Rosa. Hindi ko lang sigurado. Ilang taon na ang pagdiriwang ng bayan ng San Pedro? Parokya ng San Pedro, hindi nyo rin alam. Hindi rin alam. Ang Santa Rosa, alam ko, 400 years na sa taon na ito. Pero hindi ko alam, kasi hindi ko alam ang San Pedro kung ilan na ang taon na. So, pero bahagi po, no? Ay kalimitan, no? Kalimitan ng, well, itipan sa mantaha ko lamang na maaari po ang binyan ay dating sakop ng San Pedro. Hindi ko alam kung tama kung mali. Kasi po, kalimitan po ng mga barangay ng mga bayan ng Laguna, palagi po, mayroong isang, hindi lang isa, yung pinanggalingan kong parokya, hindi lang isa. Marami. Marami ang piyesta ng San Isidro. Yung isa pa nga, sa sobrang dami, yung iba eh. Sa 18 pa ay pagdiriwang. Kasi bakit? Kasi puno na yung din yung kaya ng pare. Pero bahagi yun na kung saan ay si itong lugar na ito ay kung po natin ay isa sa mga pagkawang agricultural lands. Ngayon hindi natin makita. Wala na tayong makita nagtatanim. Nakita ko lang tatanim ni Violet, nagtatanim ng sampagita. Ito na wala pa ata. Nagtatanim ng sampagita. Pero yun ang pagsasaka. Ngayon nakikita na lang natin yung mga bunga ng pagsasaka sa pagkainan. Sa pagkainan natin. Siguro po isang bahagi na kung saan ay mahalaga rin na sa lupa.
advance natin sa larangan ng teknolohiya, hindi pwedeng mawawala ang mga magsasaka. Kasi sila ang nag-produce ng ating pakakain sa pang-araw-araw natin pangunuhan sa ating buhay. Masabi ko nga po, ay isa sa mga umiibig na nagpakita ng pag-ibig sa ating Diyos ay walang iba kundi si San Isidro na ipinagdiriwang natin ngayon. Bahagi yun ang kanyang pagtugon sa kanyang gawain bilang isang magsasaka ay isa po rito ulit ay yung palagi siyang nagsisipa at araw ng Linggo. Hindi lang para pag-araw ng Linggo, sorry. Everyday siyang nagsisipa. Bago siyang magsaka, nakikisa sa banal na pagdilito ng isa. Hindi ko siya nagsisimba dahil sa siya magpapari. Hindi ko siya nagsisimba gawa nang siya ay belonging to a religious order. Lahat kayo sa kanyang bahagi na galit ay inuunan niya ang Diyos. Kami ang kahapon ay pundasyon. Si Kristo ang pundasyon sa iyong nauna. At pagkakataon na kung saan ay ito'y naging bahagi ng kanyang buhay. At hindi siya umalis sa kanyang pagkasama. Hindi siya umalis sa kanyang pagkasama. Siya na natiling magsasama. Pero, palagi siyang magsisipa. Araw-araw. At yun rin po yung patuloy nating hamon, ng Linggo, mga nakasimpan ng Linggo, ito yung patuloy nating hamon na sabi nga po ay hindi pwedeng sabihin natin na iniwala tayo sa Diyos tapos hindi tayo nagsisimba. Hindi pwedeng sabihin natin iniwala tayo sa Diyos pero hindi tayo nagdarasal. At nakakalungkot isipin na gawa ng daigdig na ito ay maraming ginagawang dahilan. Maraming ginagawang dahilan para hindi makasimba. Baligtad, isang isipo. Una'y inuunan niya ang Diyos. Nagkaroon na siya ng problema Kasi sinumbong siya ng isa niyang kasamang naibig sa kanya. Narin, sinasabi doon sa kanilang amo na nga, yan, si San Isidro. Ang inuunan niya ay magsimba. Hindi na yan nagsasaka. Yun yung sumbok na sa pag-aakala na yun na lang ang kanyang ginawa. Ang manalangin. Ang makiisa sa banal na pagdiriwang ng Diyos. Hindi. Kasi hindi rin po yung patuloy na pagtugon natin. Bagamat po sa kapanahonan na ito, medyo na pagkaroon tayo ng malaking hamon. Sabi mo sa ating parang isang malaking hamon mo. Kasi may mga nagsisimba na Lunes, tsaka Linggo. Pero may isisimba uli ng Martes, pero hindi na yung magsimba ng Lunes at Linggo. Ibagsak na naman ng mga mananampalataya. Kaya yung patuloy pa rin nating hamon, kaya kasabi ko nga po dun sa kapistahan ng mga nabiyari ng Fatima, isa sa mensahe na ibinigay ng mga mensahe ng mga nabiyari ng Fatima Helen for yung araw-araw na pagdiriwang ng misa at pagtanggap ng kumunyon. At yan din po ay maliwanag na isinabuhay ni San Isidro. Isang isip. Pwede siguro din sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga buhay na isinulat, may mga himala rin siyang ginawa. Parami ng tinapay o pagtulong kasi parami ng tinapay para makatulog sa mga nagugutom. Yung may ipanalangin niya yung kanyang anak na nahulog sa balon.
kalagayan ng buhay. Pero isa po ito, ano, na idulog natin sa harapan ng Panginoon kapag kasi sabi ko na ay yun yung ugnayan natin sa Diyos. Yung panalangin. Lalong-lalo na po yung pagliwang ng banal na misa na kung saan ay makita po natin. Sabi ko ay gawa ng marami kayong trabaho. Marami kayong bahagi ng ating kaisipan na kung mayroong pagkakataon, magsimba. Hindi yon yung gagawa tayo ng dahilan para hindi tayo masimba. Kasi kaya nga po, yung patuloy na paanyaya at lahat na po sa ating parokya, kasi ang parokya natin ay marami po ang tawagin natin ay ngayon, narito, next year, wala na kasi dito lang nag-board. Ay kumisan po, marami na kayo ng, hindi nila alam kung nasaan yung ating parokya ng simbahan. Hindi nila alam na kaya parokya ng simbahan. Kumisan, makikita po natin, may mga nag-board dyan sa tabi-tabi o mga bagong may-ari. Hindi nga nila alam na may misa. Sa phase 1 kasi malayo tago yung mga simbahan natin so sana rin po ay maging instrumento rin tayo na magpaalala sa bawat isa kahalagahan na ito sa biyaya na ipinagkaloob isang isinyo na sa kanyang halimbawa ay pinakita na yung kahalagahan ng banal na pagdiriwang ng misa araw-araw. Hindi lamang sapagkat siya nagpapari. So kaya po kung misan ay malaki rin hamon sa akin ng bilang isang pari na makita yung mga tao. Makita talaga na may mga tao. Sabi nga, dito kasi hindi ito yung bayan eh. Kapag makita natin yung mga parokyang bayan, katulad halimbawa ng mismo bayan ng San Pedro, meron talaga dyan nagsisimba araw-araw. Yun talaga ang masabi mong mga manang at mga manong. Walang absent. 7 days a week. Talagang nagsisimba. Nandiyan talaga. Yun talaga yung mga manang at manong. Yun yung mga, tutawagin po natin yung mga hindi ko lang po alam sa ibang mga peritos, mayroon din gano'n. Pero dito sa ating parokya, isimba lang yan kasi sila yung nakakasay para sa araw na yon. Isimba lang yan kasi sila ang lectors and commentators. Magsisimba lang yan kasi sila yung server. O hindi kaya sila yung nakakasay na lay ministers of Holy Communion. Doon sa assigned date nila. Pero kung hindi na, hindi nasisimba yan. Nang ordinary day. Kaya bahagi yun kung saan ay hindi nyo ipanalangin natin. Kaya kung hindi man tayo makaganap noon na mismo pag-isipa sa araw ng linggo, pang-araw-araw natin pag-isipa. Kaya naman po ay ipanalangin natin. Ipanalangin natin sana ay magkaroon. Kung hindi man tayo. Pero hindi lamang yan. Marami namang pamamaraan ng paglarasal. Sabi ko ay patuloy natin yung pagkahapon. No, yung ating pong tuwing Bebes. Yung pagkahapon sa Banal Sacramento sa atin. Maaari din yung siguro yung inyong paglarasal ng Santo Rosario araw-araw. No, bahagi rin yun ng pagkilos at kung saan ay nainulog mo natin. Pero iba pa rin o kapag kayo pupunta sa simbahan para magsimba. Kasi bakit? Ay kahit na ho, maaaring hindi ninyo napapansin.
na kapag may nakita yung mga tao na pumunta kayo sa simbahan para magdasal, makita nila ang talaga nga siguro may Diyos. May Diyos kasi ba, yung tao ito, sa gitna ng kanyang maraming ginagawa, ay pwede pa siyang magsimba. Araw-araw. Iba kong dating nun. Hindi yung, kaya lang siya nagsisimba. Kasi wala siyang ginagawa. Pero yung iba na kung saan, kahit na siya ay araw-araw na pumapasok, o araw-araw siyang housewife, nakapagsisimba pa rin siya, iba pala kumilos ng Diyos. Nagagawa niya pa rin pamamara. Ayun, may sabi natin, it is beyond the ordinary. Ang tawag na doon na yan eh, transcendental. It transcends yung kayang gawin ng ordinaryong bagay. At yun ang nakita ko kay Sabisi. Yun ang transcendental sa kanya. Na kahit na siya ay nagsasaka araw-araw, hindi siya nakakalimot na simula ng kanyang araw na magsimba. Araw-araw. So, ipanalangin natin. Ipanalangin natin. Sabi nga, everything starts with the mind. Pag sinabi mo nga, hindi ko kaya yan, talagang hindi mo susubukan. Sa isip mo pa lang eh. Pero simulan natin. Ano? Pagdasal natin,